Marami tayong pagkakaiba-iba ng vaccination certificate ng mga different municipalities, no? Minabuti ng national government na pag-isahin ang vax cert ng buong bansa, no? That is the vaxcert.doh.gov.ph. So ito ay sa pakikipagtulungan ng DOH at saka ng DICT, na ito naman ay binaba sa atin sa local government upang matulungan natin ang ating mga constituents. Okay, the vax cert is used for initially for travel abroad, no? It is recognized by different foreign countries, and also now that it is for general use, it will be used for local travel also. Ito ay magiging katibayan ninyo na kayo ay nabakunahan sa Pilipinas. So meron tayong dalawang paraan upang magawa ito. No? Unang-una ay yung inyong sarili. Kapag kayo ay mayroong access sa internet, pwede kayong magpunta sa website nito. Ito yung vaxcert.doh.gov.ph. You will be providing your personal information, ano? Name, last name, first name, middle name, at saka next is the vaccination information. Yung kung kailan ka nag-first dose, and city ka nag-first dose, pati second dose, ganun din, ano? And then after that, ayun na, bibigyan na ng website yung, ano mo, yung certificate. PDF file. You can screenshot it sa yung mobile phone or sa computer, pwede mo siyang isave as a PDF file. And then you can print it at home. Ngayon, maliban doon, pwede rin kayong pumunta sa ating e-vaccert kiosk. Ito po ay nasa SM South Mall, sa tabi ng ating vaccination site doon. Pwede kayong tulungan ng ating staff para kayo ay mapagbigyan na makakuha ng inyong vaccination certificate. Ang kailangan ninyong dalhin ay of course ang inyong government ID at saka ang inyong vaccination card. Ang ating vax cert ay binibigay lamang sa fully vaccinated individuals. Yan po ay within 15 to 20 minutes mapaproduce na natin yung, ano, yung certificate. Actually, dalawang klase ng problema sa pagproduce ng certificate. Yung pwedeng hindi na-produce yung no data found na tinatawag at yung incorrect ang information, kagaya ng wrong spelling ang pangalan, mali ang petsa ng pagbabakuna, and so on and so forth. No? Kapag may correction, no data found, or may correction sa, na-print niya halimbawa sa bahay yung certificate, possibly yan in-encode sa site na walang middle name, no? That's possible. So papakorrect niya sa atin. Hindi yan inaabot ng 20 minutes kasi we have to submit this data and then i-adjust pa ng DICT sa database nila yung information, and then saka lang mapoproduce yung certificate with the correct information given. Sa current takbo ng website ng DICT ngayon, it's around within 2 hours na poproduce with the correct data. As long as mabigay sa amin yung reference number within 2 hours, kayang i-produce ng maayos yung ano. The website will be giving you a reference number. Okay, that reference number is very important. You can use that number to follow up dito sa atin sa local government kung ano ang status ng inyong retool na tinatawag, yung correction ng inyong data. We will be providing you po the contact number nung ating command center for the vaccination certificates po. Para dun po sa nagpunta sa website at hindi nakapag-produce ng inyong vaccination certificate, huwag po kayo mag-alala, no? Bigay nyo lang po sa amin yung inyong reference number, sundin lang po yung hinihingi ng website. O kaya pwede rin kayo pumunta sa ating vax cert booth sa SM South Mall upang kayo po ay matulungan. Yan po naman ay madaling makorrect at agad namin po matutugunan ng inyong mga pangangailangan tungkol po dito.